Nangalahati ang kita ni Peter bilang dispatcher ng mga jeep sa Barangay Bakaking Norte dahil sa pagpapatupad ng community quarantine. Nangangamba siya ngayon na lalong lumiit ang kita dahil nabalita ang posibleng isailalim sa lockdown ang kanilang barangay matapos makapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Maapektuhan lahat ng commuters at yung mga pasahero ng jeep. Mawala na silang biyahe. Kayo, sir, dito rin kayo. Pati yung hanap buhay ko matitigil, wala na, walang pang suporta. Wala pang natatanggap na pormal na sulat ang barangay hinggil sa lockdown na nakagawi ang ipatupad sa Baguio kapag may nagpo-positibo sa barangay. Pero sabi ng kanilang punong barangay, posibleng limitahan lang sa Purok ang lockdown. We came to know that the patient came from Cavite. He came from Cavite and then they called our office. As per our record, he registered here July 2. That means her home quarantine, 14-day home quarantine, will be finished supposedly on July 15. Pero ganun na, nag-manifest na yung symptoms. So he is now confined at the hospital. We believe that he had been confining himself in their residence. Bagamat hindi sa kanilang gusali na itala ang COVID-19 case, naging maagap na rin sa disinfection ang dormitoryong ito. So not just students, we also have professionals in the building. And aside from that, syempre meron din kami mga commercial spaces. So syempre may mga labas-pasok din ng mga customers. So just to be safe, gusto talaga namin agad-agad nakapag-disinfect na kami. Bukod sa 58-anyos na lalaki mula sa Barangay Bakaking Norte, may naitala ring bagong COVID-19 case sa Barangay Luwakan, Liwanag, isang 22-anyos na babae. Kahapon, iniutos na rin ang lockdown sa Barangay Upper Quezon Hill. Bantay sarado na ng mga pulis ang 7 entry at exit points dito sa Barangay Upper Quezon Hill matapos makapagtala ng isang positibong kaso ng COVID-19 kahapon. Ang mga papayagan lamang lumabas ay mga authorized persons outside of residence tulad ng mga papasok sa trabaho. Kung may ipapadeliver naman halimbawa, sa checkpoint na rin ang abutan dahil hindi sila papayagang pumasok. Dalawang lalaki at isang babae naman ang bagong COVID-19 case sa Benguet, asymptomatic o hindi nakakaramdam ng sintomas ang dalawa sa kanila. Isang 30-anyos na babae naman ang bagong kaso ng COVID-19 sa Kalinga, asymptomatic din ito. Ngayong araw, dalawang COVID-19 patient ang gumaling sa lalawigan ng Ifugao. Sa kabuuan, 133 na ang COVID-19 cases sa Cordillera Region. 23 rito ang active cases, 108 ang gumaling at 2 naman ang nasawi. Michelle Soriano, ABS-CBN News.